Ilang linggo bago sumapit ang undas, sumipa ng presyo ng kandila at bulaklak. Ayon pa sa ilang nagtitinda, tiyak na tataas pa ang mga presyo ng mga ito. Si Clazel Pardilla sa detalye, Rise and Shine Clay. Namili na ng mga puting kandila si Aling Flores na kanyang ibibenta 2 linggo bago mag-undas. Medyo iwas ka sa madaming masyadong tao, tapos nauubusan kami sa ng stock na wala na. Makukuha mo yung gusto mong makuha pagka halimbawa maaga ka. Pero nakuha niya kaya ito sa presyong gusto niya? Ay, hindi din. Mahal. Talagang mahal po ngayon. 20 mil namin, ilang kahon yun. Napakadami na makaparami na. Ngayon yung 20 namin, napakakunti lang po ngayon. Sa Divisoria Market na kilalang bagsakan at tindahan ng mga kandila, sumampa na ng 5 hanggang 50 pesos ang presyo ng kandila, depende sa laki at brand. Halimbawa, ang 4 na perasong maliit na kandila na dating 20 pesos, ngayon ay 25 pesos na. Ang 2 pirasong malaking kandila, noon 92 pesos, ngayon 142 pesos na. Ayon sa ilang nagtitinda, bukod sa paglobo ng presyo ng raw materials, tumumal din ang produksyon bunsod ng halos 2 taon na pagbabawal sa pagpunta sa ilang malalaking simenteryo dahil sa pandemya. 15% daw po talaga ang tinaas. Yung iba, nagtanggalan ng tauhan ko, kaya konti lang ang gumagawa. Parang bitin-bitin, ganun yung supply. Nagtaas na rin ang presyo ng bulaklak na karaniwang iniaalay tuwing undas. Ang umento, 100 pesos sa bundle ng radus, 150 pesos sa 1 dosena ng rosas, at 200 pesos sa 10 piraso ng sunflower. Halos doble naman ang taas presyo sa arranged flowers. 100 pesos ang pinakamura, 3,500 ang pinakamahal. Nagtaas din ang presyo ng bulaklak, ma'am. Kaya medyo kami, tumataas din kami. Sa dahil, ma'am? Dahil sa ulan po. Isang dahilan nila eh. Ano po? Yung mahal ng gasolina. Ayon sa ilang nagtitinda, tiyak na magtataas pa ang presyo ng bulaklak habang papalapit ang undas. Clazel Pardilla para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.